Hello po mga kamami! Welcome back po sa ating channel and once again, it's Mami Joy po. And for today's video, i-haul ko po sa inyo yung mga napamili ko po na pots, na vase na gagamitin ko po dun sa mga nabili ko pong ano, ang mga dried flowers po. Na hindi ko pa po alam kung kailan ko siya i-arrange. And yung mga na-order ko po na gamit po para sa paghahalaman, sa planting, sa Lazada, and kung ano-ano pa po. So, without further ado, mag-i-start na po ako. A few moments later. So, eto po mga kamami yung ano. Isa po sa gagamitin ko na pag-a-arrangean ko ng mga dried flowers. Yan, parang ano siya, parang stripe-stripe yan, pinaka-design niya. And then, ito po, natutuwa ako sa color na to, mga kamami. Ang ganda po. And this one, natutuwa po ako sa design na to. Meron siyang tatlong paa. Yan, parang ano po, yung parang sa ano po ng alien, ganun. Anong tawag sa sasakay ng alien? Spaceship. Parang sa spaceship po ng alien. Yan. May tatlo po siyang paa. And then, ito isa nga po to sa titignan ko kung magiging successful ba ang aking paglalagay ng mga butas. Yan, pot na. Ay, ito natutuwa po ako dito. Yung pag pinapatong po sa may salamin, meron po siyang parang stopper. Ay, hindi po siya nakakangilo. Yan, wala po siya again, hole. Magkaiba sila. Ito para po yung ano, yung design ng mga sinaon ng pot na terracotta. Yung pinaka-design niya, may parang may lobby or piping dito. Wow! Unlike this one, ayan, parang modern na. Siyempre, wala pa rin silang hole, parehas. And eto po, hindi na po siya lalagyan ng ano, ng hole or ng butas kasi, yung pinaka-design po niya, parang isushoot mo na lang yung plants na nakapat, na kailangan sakto po dito sa pinakalaki niya, para every time lang po na i-delete siya, tatanggalin na lang, and then pag okay na, pag na-drain na yung water, ibabalik na lang dito. Yan, para ano po, iwas takot kung baka mamaya mag-10 piraso nga. So, yun po talaga yung pinaka-design niya. Lalagyan lang siya ng plants na may pot na. So, yun, hindi na po kailangan lagyan ng butas kasi ditanggal naman siya, kumbaga. And dito po ako natutuwa dahil meron na po siyang hole. O, yan, mga kamami. Saka yung po ano niya, yung size po niya, yung parang pang maano po, pang mahabang root ng kwan ng plants. And then yung space po niya, hindi po ganun takaw space na masyado malaki yung kakainin na space dahil pag naglagay ka ng soil kasi yung pinaka ano lang niya, pinaka ang sakto lang yung diameter niya, kaganun lang yan. Yung mga sexing plants po ang bagay na ilagay dito. So, yan po. Yan siya. Yan. Parang light lavender po ang pinaka-ano niya. Pinaka-color niya. And this one is light blue. Yan. Meron na po siyang hole. Ito pong may design. Iba-ibang color yung binili ko. Ayan. Papagtabihin natin. Isang parang dirty white. Isang mauve. And isang anong kulay ba ito? Gigi avocado. Yan, parang avocado po yung color niya. Ah, ito po yung ano. Oh, alam po na kung bakit po nagkaroon ng ano, another set. Yung pong naunang anim kanina. This one. Ito pong anim na to. Ito po yung pangalawang second set po na binili ko. Nung napaisip ko na may mga ilalagay pa pala ako na plants, ito po yung first set na nabili ko. Ayan, yan po yung color niya. Hindi ko na po matandaan yung presyo niya, pero mura lang po mga kamami. So, na medyo nasasad po ako kasi nung bumalik po ako doon sa binilan ko, wala nang ganitong design. Yan, wala na. Ngayon, bakit ako, hindi po ba tatlo lang po yung nabili ko kasi tinry ko lang. Ngayon, bakit ako nakabili ulit ng anim? Ito nga po, nagkaroon na ng round and yung may design. Sabi po, wala na dito. Nandun na sa isang pwesto namin, sabi.
O, di, punta naman po ako doon. O, talagang naghalungkat po ako, nagpatulong ako. So, ayan, nakabuo po ako ng 6 piraso ulit. So, yung ganitong size na ano po, na pots, bali total of 9 na. Kung kanina, eto po yung design na isushoot na lang yung plants na nakapot na. Meron po ako nabili na parang ganun din, isushoot na lang din yung plants, pero may design po siya. Yan, may design and mas maliit ang kamani. And walang hole and 2 piraso po sila. Ay, nakikita po ba yung design? Yan po yung difference niya, yung size. Yung akong papasok. At mga kamami, pumasok po yung pot na isa. Medyo takot po ako baka hindi matanggal. And ayan, sumampol po ako ng isang stripe, parang yung design niya, rough. Yan, parang stripe na pahiga. And meron din po siyang hole. Yan po ang cute niya. Parang meron siyang bewang dyan. So, pwede siyang lagyan ng design. Kung ano man po yung gustong ilagay dyan. Kung lagyan ng abaka, lagyan ng pearl, ribbon, pwede. Ayan, nakabili rin po ako ng ganitong design. Pang, actually, pang succulents po ito eh. Kaya lang, wala naman na pong succulents na tumagal sa akin. Lahat po sila na dedo na maliban po dun sa kasabay na cactus. Aww. Yan po yung design niya. Parang medyo parang semi-teacup. Yan, ito po. Talagang pang-cactus siya, mga kamami. Yung size niya. Yan po. Yan, bumili po ako ng 4. Or, pwede rin po dito palang ilagay sila Portulaca gilesi. Yan, dito. So, depende lang kung meron, kung gusto ko sila na may nakikita ako dito sa loob. Kasi talagang si Portulaca gilesi po, or gilesi Portulaca, kung nabaligtad ko man po yung name. Eh, talagang outdoor po yung mga ano na yun, yung mga halaman na yun. At hindi po nila ibibigay yung kanilang full bloom. Hindi po sila talaga nagko-color parang pink or dark pink at namumulaklak kung hindi po sila direct sunlight. Pansin ko lang po, nung tinanggal ko dun sila sa talagang direct sunlight, nagigreen lang po yung mga dahon niya. Pero pag talagang direct sunlight po, ang ganda-ganda po ng kulay niya. So, dahil limited lang po yung stock nung nabilhan ko nung may hole, kumuha rin po ako ng ganito. Ayan, wala po siyang hole. Ito nga po yung isa sa mga ibutasan natin sa ating po mga susunod na vlog. Ano po ba? Dalawang parang teal. Yan, teal yung color niya. And then, avocado and blue. And eto mga kamami, may nabili po ako na ganito. So, yun yung mga butas po siya, isa-isa. Yan, may butas. So, eto po yung mga, ano, pang outdoor po na plants na ihahang ko doon. Hindi ko po alam kung paano ko siya iaayos. Actually, masyado siyang malalim. Una po, dito ko po naisip na ilagay si... Pasensya na po. Nalobat po ang battery. So, eto. Balik po tayo dito kay Bao. Ayan, nung una, dito ko po naisip na ilagay si Gilesi. Hindi po ba sabi ko nga sa inyo, dito or dito, kung gusto ko maglagay dito po sa loob ng bahay. Kaya lang talagang outdoor siya. Pero gusto ko din na may natatanaw dito. Lalabas-labas ko na lang po talaga kapag mainit para mag-pink siya. And then, mag-i-start na po ako siguro bukas para mailagay na dito yung iba na nandun para pag humaba po sila di po ba ano nga lang yun. Sabi po nila gupit tusok pero actually kurot tusok lang po yung ginawa ko. Yung isang pot po naging 2 pots. Ganun po kabilis dumami si Gilesi, si Portulaca Gilesi. So eto nga po medyo malalim siya. Dagdagan na lang yung ano, yung ilalagay man di, kung anong po ilalagay na lupa. And then dahil ano nga lang po yun eh, maliit lang po siya na pag kinurot mo, itinusok mo, nabubuhay siya agad. Hindi naman po kailangan ng ganitong kalalim na pots or baka ano, makakita pa po ako ng ibang plants ng babies natin na talagang outdoor din na para dito. So, ang binili ko po na to, ayan, 4 po ito, 4 na taga-3 piraso sa isang palit. At,
hindi ko na naman po sa inyo masabi yung presyo dahil sabi ko nga po sa inyo sa tagal na nabili ko itong mga ito, nakalimutan ko na naman po. Ah, alam ko na to. Ayan, sabi ko na nga po din. Ito yung pinaka-latest po dito sa mga set ng pots na nabili ko. Ah, may pa ano pa siya dyan. May pa ano pa yan. May pa coat pa yan. Ah, nababasa niyo po ba? Ayan. Enjoy the simple life. I hope that the world will become more beautiful because of you. Aww. Ah, diba? Dahil po sa mga plants, sa mga babies. Yan po na nagulat ako dahil nung nilagyan po ni ate ni kuya po doon ng hole, tinuktok lang po nung may pako. Hindi na po kailangan ng drill. Dahil nung hinahanap ko po yung drill nila, nasira daw po yung drill nila. So ayan, bumili po ako ng 4 na piraso. Noong una nga po, sabi, kung cactus lang naman daw po ilalagay ko, huwag ko na daw lagyan ng hole. Sabi ko, iba pa rin yung may hole. Ngayon, nung nakita ko po na isa lang yung hole na nailagay, at maliit, ayan, maliit lang yung hole, sabi ko, baka pwedeng gawin 3 yung pagaganyanin. Ano nga naman, sensitive, delikado, so okay na rin po. At least meron pong paglalabasan yung water. So, ayan. 4 po sila. Ayan. 4 po sila. And ito po yung last but not the least sa mga pots na makamang. Bali, ano po ito eh? One box. 12 po yata yung laman. Kaya lang ano, nakiusap po ako na mamimili po ako ng kulay kung ilan piraso yung kulay na ilalagay kasi hindi ko po gusto yung lahat ng kulay na available. Lahat ng tama, kulay na available na laman ng box. Tama, 12 nga po ito. Parang donut lang. 12. Ayan, ganyan po siya. Hindi ko na po matandaan yung kulay na ano, na hindi ko na napili. Bali, ano po ito eh. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Alam ko po 6 na color ito, taga 2 kada sa isang box. So ngayon ang parang ang natatandaan ko lang po na hindi ko mapili, parang orange po na ma-orange. So ito po yung design po pala niya. Yan. May nakalagay pa pong home sweet home. Ito po yung sinasabi ko, yung parang dito talaga ng design. Ayan, di po ba meron pang patali dyan. At kung ano man po yung gusto niya ilagay dyan. Yung ganitong kulay po, bumili ako ng 4. And then, etong teal, 4 din. And then, instead po na 4 na black, 2 black and 2 gray po yung binili ko. Yan, mga kamami. So, 12. 4, 4, saka 2, 2. Yan, 12 po. Yan, sana po isipagin na akong maglalagay dito ng mga ano, ng mga halaman. Na maganda na silang tingnan. Eh, kaya lang, ano po pala, kailangan ko muna kung bumili ng ano. Makapag-ayos muna at bumili po ng ano niya. Yung tag dito, stante. Plant rack, yan. Yung mga kamami, plant rack. So, ipakita nga po natin ulit. Ayan po sila, ayan, ganyan po sila. Kakiwit, eh, parang katorno pa po ng damit ko. Aww. Sa isang box. Ayan, 2 ano po yung, actually kasi, wala pong nakalagay dito sa lalagyan, pero nandito po yung sa email. Bali, 2 ganito po yung binili ko. Ayan, natutuwa po kasi ako dito pag may mga nakikita ako sa online or sa FB, sa mga group na nagpo-post po ng kanilang mga babies. May ganito po sa ibabaw. Ano po yung plants. Ayan yung plants. Then nakalagay po dyan yung plants. O, instead ang makikita po dito is yung soil. May ganito po sa ibabaw. Habi ko yung parang buhok-buhok. O yan, nakakita po ako sa Lazada. Meron po pala dun tinda. And ang alam ko po iba, parang hinahalo din po yata ito sa mismong media or medium na ginagamit po na pangtanim nga. Pero yun, kaya ko po siya binili, talaga panglagay po dun sa ibabaw nung soil, mga kamami. So ayan po siya. Gaan-gaan lang po niya. 2 ganito ang in-order ko. Ito po nakalagay pala, mga kamami,
200 na po itong dalawa na to. Alam po, kasama na po dun yung ano, yung shipping niya. Di po ba kapag ano, kapag naglalagay sila ng amount. And ito po ay sold by Colonel's Garden, mga kamami. Located at 94 Aguinaldo Avenue, Phase 2, 4x Subdivision, Taguig City, Metro Manila. Yan. Taguig City, Western Bicutan. Taga dun po yung seller na to. Ayan, first time ko po na nagbasa ng ganyan. May mga nakalagay naman po palang details. And eto po si Coco Cubes. Ay, maliliit kumpara dun sa mga nakalagay sa ano, pilo ko po. Compare po dun sa nakalagay sa ano, sa halaman ko po dito na pilo, philodendron, parang ano, parang yung tatlong ano na to, tatlong piraso na to, pag samasamahin mo ganun yung size nung nandyan. Pero pwede na rin po ito, kasi ito nga po yung kailangan ng mga philodendron, dahil sila po ay soilless. Yan, dalawa po yung binili ko. At ito po ay nagkakahalaga ng 144, itong dalawa na po na to, kasama na po dun yung shipping. Alam ko po meron din pong, sa mga binili ko po na to, meron pong mga naka-promo na discounted, ganun. Basta yun po, 144 kasama na po yung shipping sa dalawa. And this is sold by Lucky 999PH, located at 465 Dr. Sixto Antonio Avenue, May Bunga, Pasig City. Ayan, dun ang kanilang location na inorde ko po sa Lazada. Yung kamami, nakalimutan ko na yung tawag dito, pero ano, ganito po. Inahalo po kasi to din sa ano, sa soil din. Sobrang ano po pala niya, sobrang gaan compared dun sa ano, sa ini-expect ko. Parang ano lang, parang alam niyo yung mga cooler, yung styrofoam na dinurog-durog, parang ganun. At nadudurog, as in pala, nadudurog po pala siya. Ano na ba yung tawag dito? Ano? Yun, mga kamami. Ito po yung horticultural grade perlite 1 liter. So, ang in-order ko po is 2 liters. Dahil 49 po ang per liter. So, dalawa pinagsama na po dito. Ayan, mga kamami. And ito naman po, ang seller po na to is The Plastic Gal. Located at B64L6A Mojica Street, Katarungan Village, Metro Manila, Muntinlupa, Poblacion. So, ito po pala is 500. Ito pong coco fiber. Sorry, yan po pala ang tawag dito. Coco fiber na 500 grams. 65 each. So, dalawa po. So, 1 kilo. 1 kilo na po itong dalawa. Yun, 65 nga po ang isang piraso niya. And then, ulitin ko po itong si Organic Coco Chips / Coco Cube, Coco Chunk, 3 pieces limited per order. Ayun. Pero dalawa lang naman po yung in order ko. 47 po ang isang pack na ganito. Wala pong nakalagay na ano niya, na timbang niya. Basta po per piraso, 47 pesos. So ayan, nabigyan po ng linaw. At ito po pala si Perlite. Ayun, si Perlite. Ganito po pala siya sa personal. Akala ko po parang yung batong maliliit. Ito pong pinaka guide ng plants, pinaka pole. Oh, talagang pole po ng plants. Asa naman ba ito? Ayan. This is sold by Rosales Supplies and Services. 3 feet po ang size po nito. Coco pole for planting and gardening, best support for creeping and vines plants to grow properly. 126 po ang isa, mga kamami. And then 3 feet po ang kanyang height. Yan, kakaiba po dito sa una ko nabili, kasi yung una ko pong nabili na ginamit ko po dun sa mga babies ko na naipat na si Neon, si Marble Queen, and si Manjula. Is ano po, wood po yung pinaka ganito niya na patulis, yung pinaka dulo, unlike this one. Mula dito hanggang dito siguro niyan, plastic na.
Pero hindi makikita dahil sarado rin yung dulo. And yun po kasi ano, ang wooden. And this is 126 pesos each. Inuulit ko, ayan. And ang shipping po niya is 50 pesos. So, ang inabot po ng aking binayaran is 428 pesos for this 3 Coco Pole. Tapos na po sa Lazada. And ito na po talaga ang last but not least. A few moments later. Ito mga kamani. Ito po yung ano, yung pinagpapatungan. Siyempre, hindi ko po siya mababasa. So, dahil hindi naman po, iba po ang language niya. Display turntable, sabi naman po dito. Model NAL215, put voltage to 2245/50/60 Hz. Current 0-2.8 power 4 watts. Yan, this is made in China, mga kamani. Mga kamami, ito po ay in-order ko sa ano, sa Jobstock. Jobstock family. Ah, pwede pong patayin yung ilaw. And then, ito naman yung kung yan, sa rotation. Yan, ilagay po natin ito. Ah, medyo mababal siya. Ayan, mga kamami, nakikita nyo po ba? Na umiikot-ikot. Ayan, umiikot-ikot po. Ikot-ikot-ikot lang. Ano ba ito ibibilis? Ayan, mga kamami. Ayan, nakikita nyo po ba? Umiikot-ikot po siya. Ito na pinapili ko kasi pag yung ganito, hindi nyo naman makikita na kung umiikot dahil wala naman design. Ito, makikita nyo po na ayan, mawawala yung tatang na niya nasa harap. And then, mapupunta na po siya sa side. Ayan, medyo nababagalan po ako ng konti. Pero wala naman akong makita na adjustan niya. Ayun, para din po din sa mga interesado po na magkaroon ng ganito, kung ano man po yung gusto nyong ilaga, kung saan yung man nyo po gustong gamitin, ilalagay ko na lang po yung detail sa baba, sa description box. Ayan, para mas maliwanag po. Shoutout po sa lahat po ng mga taga Jobstock family. Hello po sa inyong lahat. Oh, yan, di ba? Pag nilagyan. Ito ilagay yung isa. Di pala siya pwedeng ano. In-expect ko po na actually, hindi ko siya naitanong kung ano yung size niya bago ko siya in-order. In-expect ko po baka pwedeng lagyan ng halaman. Hindi po pala pwede. Baka hindi na umikot. So, yan mga kamami. At dyan po natatapos ang ating vlog for today, ang ating pong pag-hole ng mga pots. At 2 pirasong vase lang po pala, nasan po kaya naisiksik yung iba kasi hindi ko po matandaan na 2 lang yung naiuwi ko. Alam ko po meron pa pong iba. And yun nga po, etong rotating na to, rotating plate. And yung mga coco fiber, pole, and cubes, and perlites na nabili ko po sa Lazada. And maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe everyone, stay healthy, and stay hydrated, syempre mga kamami. And maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo po kay Mami Joy. Dun po sa hindi pa po mga nakaka-subscribe, paki-subscribe na po kayo sa ating channel. And please don't forget to click the notification bell para kapag ka meron po tayong bagong vlog, ma-update po kayo. And syempre, para mapapanood niyo po yung ating latest vlog. And sa mga hindi pa rin po nakaka-like po sa ating page, Mami Joy, paki-like na rin po kayo para mas dumami po tayo sa ating page. And just comment down below mga kamami kung ano man po yung gusto nyong iparating kay Mami Joy na gusto pong sa susunod po na vlog kung ano po yung gusto nyo po na itry natin na makakaya naman natin gawin. So ayan mga kamami, inuulit ko po, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, medyo nangamati po ang aking nose. And see you on our next one. Bye! And mga
mga kamami, inilapit ko po talaga yung ano, zinom ko po talaga para mas makita po yung face ko. Kasi meron po pala akong ano, isa-shoutout na isa ko pong mazugid po na viewer, na subscribers, o di po ba talagang letter Z. At yan po ay walang iba kung hindi po si Zia. Ayan, shoutout po dyan kay Zia. Kay Zia Lintag, na anak po ng aming bunsong kapatid na si Tito Ronel. Dahil nung nakaraang vlog po, nag-comment po. Tawan-tawa daw po dahil, sabi daw po, ang laki daw po ng noo ko. Zia, ano, malaking pa rin ba yung tingin mo ngayon sa noo ko? Dapat mapanood mo to ha, magpa-comment ka uli kay daddy mo ha, kay papa mo ha.